Listahan ng mga hayop na umiral sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagkaroon ng malaki at magkakaibang grupo ng mga species ng mamalya noong nakaraan. Sila ay malawak na ipinamamahagi sa buong kapuluan, gayunpaman. Nawala sila dahil sa maraming mga kadahilanan. Mayroong hindi bababa sa 8 species ng mammal na natapos mula pa sa Pleistocene Epoch. The Asian Elephant, Elephas Maximus. Ang elepante sa Asya ay ipinakilala sa Pilipinas, na orihinal na dinala sa Sultanate ng Sulu at Maguindanao. Ngunit nawala sa mga lugar na iyon o dinala pabalik sa Sabah sa hindi kilalang mga kadahilanan sa panahon ng 13 hanggang 16 na siglo. Ang mga fragment ng buto ay ang tanging katibayan na naiwan sa kanilang pag-iral. Ang labi ng fossil ay nagpapakita na ang mga elepante ay nanirahan sa mga isla na tagpuan sa Iloilo, Panay Island. Stegodon luzonensis. Ang mga species ng elephant na Stegodon ay nawala ng 11,000 taon na ang nakalilipas sa pagtatapos ng Pleistocene. Kasabay ng paglaho sa buong mundo ng mga malalaking species ng mammal na kasama ang mga iconic woolly mammoths, giant deer at ang saber-toothed cats. Ang fossil ay isang molar ng Stegodon at ay natagpuan sa isang gitnang Pleistocene tophaceous sediment na tinatawag na Orwidan Mesa Formation malapit sa mga hangganan ng Solana, Cagayan at Rizal. Kalinga Apayao noong Agosto taong 1973. Sirenia. Aang duyong o Sirenia, English, sikaw o sikaw, literal na bakang dagat, ay isang orde ng mga mamalyang herbivoro o kumakain ng mga halaman. Nakinabibilangan ng mga dugong at ng 3 uri ng mga manatee na tuklasan sa Palawan noong 2011. Hindi pa nakuha ang fossil mula sa mga bato sa takot na sirain ang likas ng mga kuwebo ng Palawan. Ang hinaharap na teknolohiya sa pagkuha ng fossil ay ang tanging paraan upang makuha at makilala ang fossil. Tigre, Panther, Tigress. 2 articulated phalanx bone at 1 piraso ng phalanx ay natagpuan sa gitna ng isang pagtitipon ng iba pang mga buto ng hayop at mga kasangkapan sa bato sa Ilkiv malapit sa Nayon ng New Ibahay. Mula sa mga kasangkapan sa bato, bukod sa katibayan para sa pagbawas sa mga buto at paggamit ng apoy, lalabas na ang mga unang tao ay naipon ang mga buto bilang karagdagan. Ang kondisyon ng mga subfossil ng tigre, na napetsahan ng humigit kumulang na 12,000 hanggang 10,000 taon na ang nakalilipas, naiiba sa iba pang mga fossil sa pagtitipon. Nanapetsahan sa Upper Paleolithic, ang mga subfossil ng tigre ay nagpakita ng paayon na bali ng cortical bone dahil sa pag-iilaw. Na nagpapahiwatig na sila ay may post-mortem na nalantad sa ilaw at hangin. Ang mga bahagi ng tigre ay karaniwang ginagamit bilang mga agimat sa Timog at Timog Silangang Asya. Kaya marahil na ang mga bahagi ng tigre ay na-import mula sa ibang lugar tulad ng kaso sa mga ngipin ng tigre canine. Na natagpuan sa mga site ng Ambangan na nagsimula noong 10 hanggang 12 siglo sa Butuan, Mindanao, sa kabilang banda. Ang kalapitan ng Borneo at Palawan ay ginagawang malamang na kolonial ng tigre ang Palawan mula sa Borneo bago ang maagang Holocene. Philippine Rhinos, Rhinoceros philippinensis. Dahil sa kakulangan ng isang kumpletong balangkas, kauntiya ang nalalaman tungkol sa Rhinoceros philippinensis. Maliban sa nabuhay ito sa panahon ng Pleistocene, 2,588,011,700 taon na ang nakararaan, at mahalagang ito ang mas malaking bersyon ng modernong pinsan nito, ang Sumatran Rhino. Fossilized di taas na panga, ang ispesimen ay isang bahagi ng kanang-kanang panga na may 2 maayos na natipid na molars at isang nasirang isa sa isang rhinoceros. Cebu or tipig, Sebefrons.
Nauna nang nanirahan sa isla ng Cebu ang Cebu or tipig bago pa man mawala sa modernong mga panahon. Ang pangunahing dahilan ay pag-aaksaya ng tirahan at pagsasamantala ng tao. Ang mga subspecies ay idineklara na natapos noong 2000. Gayunpaman, ang iba pang mga wartipig na subspecies ng baboy ay nabubuhay pa rin sa iba pang mga isla ng Pilipinas. Palawan Service. Ang Sirenia o ang Old World Deer na nagsasaad ng kanilang lugar na pinagmulan, hindi ang kanilang kasalukuyang pamamahagi, ay isang subfamily deer bilang kahalili. Sila ay kilala bilang ang Pleistocene metacarpal deer dahil sa kanilang istruktura ng bukong-bukong na iiba sa telemetacarpal deer ng Capricalinae. Hindi kilalang mga natapos na species ng deer na matatagpuan sa Palawan mainland. Cebu Tamaraw. Ang Cebu Tamaraw ay may taas lamang na 75 cm 2 feet 6 inches at umimbang ng halos 150 hanggang 160 kilo, 330 hanggang 350 pounds. Ang mga species ay mas maliit kaysa sa modernong Mindoro Tamaraw. Ang Cebu Tamaraw ay isang fossil dwarf buffalo na natuklasan sa Pilipinas at unang inilarawan noong 2006. Luzon Higanteng Pagong, Megalushlis Sundaari. Ang nakatira sa isla ng Luzon Megalushlis ay isang napatay na genus ng pagong ng cryptidiran na nabuhay mula sa Miocene hanggang sa Pleistocene. Sa buong Asia at posibleng East Europe, ang genus ng fossil na ito ay ang orihinal at wastong pangalan para sa kung ano ang tinawag na golekuchel. Naglalaman ng ito ng tatlong pinangalan ng species na may maraming hindi pinangalan ng taksa. Celebochores ay isang natapos na genus ng higanti-nasuted archaeodactyl na umiiral noong Pleistocene at Pleistocene sa Sulawesi, Indonesia, at sa gitnang Pleistocene ng Luzon, sa Pilipinas. Hindi naisip na malapit na nauugnay sa baby rusa at tila medyo naiiba sa anumang iba pang kilalang suit na katira sa Cagayan Valley sa Luzon. Kalabaw ng Luzon. Ang bubalus ay isang genus ng mga bovines na iminungkahi ni Charles Hamilton Smith noong 1827. Ang International Code of Zoological Nomenclature at pag-uuri ng mga domestic na hayop bilang mga species, subspecies. Carrera o lahi ay napag-usapan ng kontrobersyal sa loob ng maraming taon at hindi magtatugma sa pagitan ng mga mayakda. Itinuturing ng mga tagatasan ng Organisasyon ng Pagkain at Agrikultura ang populasyon ng mga kalabaw sa domestic water bilang mga breed nakatira sa Luzon. Dol Cuon Alpernes. Ang Dol ay isang kanal na katutubong sa gitnang Timog at Timog Silangang Asya. Ang iba pang mga pangalan ng Ingles para sa mga species ay kinabibilangan ng mga ligaw na aso ng Asya. Asiatic Wild Dog, Indian Wild Dog, Whistling Dog, Red Dog, at Mountain Wolf sa hitsura. Ang Dol ay iba-ibang inilarawan bilang pagsasama-sama ng mga pisikal na katangian ng kulay abo na lobo at pulang fox. At bilang pusa tulad ng sa account ng mahabang haba ng gulugad at payat na mga paa, ito ay may malawak at napakalaking bungo na may isang mahusay na binuo sa sagittal crest. At ang mga kalamnan ng masseter ay lubos na binuo kumpara sa iba pang mga species ng kinid na nagbibigay ng mukha ng halos katulad na hitsura ng hyena. Nakatira sa Palawan sa panahon ng Pleistocene at maagang Holocene. Pangalagaan natin ang ating likas na yaman upang ang mga susunod na henerasyon ay masilayan pa ang ating mga likas yaman. Salamat sa panonood. Sana ay nasiyahan ka sa video na ito. Mag-like, comment at huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po.